Welcome back na naman sa channel natin, mga boss. Dito na naman tayo, nagbabalik. Kumusta po kayong lahat dyan? Ito, meron tayo dito ngayon, IGBT Transistor. Paano nga ba i-check? So, yan po yung papakita natin, i-share natin kung paano siya i-test. Kaya para sa mga baguhan, sa wala pang idea kung paano i-check ang IGBT Transistor, panoorin na lang po ito. So, meron tayo dito, isang good, tsaka isang defective. Ang value nito ay parehas na K308603. Kadalasan, pag sira ang IGBT, kadalasan naman yan shorted. So, kung hindi shorted, leak. Yun lang po nagiging kadalasang problema ng IGBT transistor. So, check natin to. Ito yung sira. So, gumitan natin siya ng 1K. Ngayon, kung yung mas maganda sana kung may 10K na settings yung multimeter nyo. Yun ang gagamitin. Kaso ito kasi sanwa, wala siyang 10K. So, 1K na lang gagamitin natin. So, ang pin configuration nga pala nito ay gate, pin 1 gate. Tapos yung pin 2 sa collector. Tapos pin 3 emitter. Gate, collector, emitter. So, check natin yung gate to collector. Ayan, 00, shorted. Gate to emitter. Ayan, shorted din. So, pag binaliktad, ni-reverse natin, ganun din. So, lahat may reading. Lahat ng pin niya may reading. Ayan, no. So, ito po yung defective, shorted na siya. Ito yung kadalasan nagiging sira. Kung hindi shorted, leak. Tapos compare naman natin dito sa good. Try natin kanina dito sa gate to collector. Ayan, wala siya. Gate to emitter, wala rin. Ayan, reverse natin. Gate to collector, wala. Gate to emitter, wala rin. So, yan po yung normal nya. Check naman natin yung collector to emitter. Tingnan natin yung reading nya. So ayan, may reading po siya sa collector to emitter. Ngayon, pag ni-reverse mo siya, reverse yung test probe natin. Ayan. Kailangan, wala na po siyang nasusukat. Wala na siyang reading. Ngayon, pag ni-reverse mo, meron. Pag baliktarin mo, wala. Ngayon, paano malalaman kung ito nagti-trigger or nagsuswitch? So, ang gagawin natin, lagay natin dito, di ba yan, wala. Walang reading. Gagawin natin, yung negative probe natin, lalagay natin sa gate. Para mag-charge. Then, balik natin siya sa collector. Ayan o, meron na siya. Diba? Pag ni-reverse mo, may reading. Kanina, nung hindi pa nagsuswitch, pag ni-reverse mo yung probe natin, negative-positive, wala siya. Pero ngayon, meron. Kasi, nag-switch, nag-trigger na siya. Ngayon, pag tinap mo yung gate tsaka collector, ayan, magdi-discharge na yan. Ayan, wala na. Tapos, balik siya sa dati. Ayan, wala. Ang gagawin, pag gusto malamang kung nagti-trigger o nagsuswitch on, tap natin yung negative probe sa gate. Then, balik natin sa collector. Ayan, meron siya. Yeah. Kabilaan na yan, meron. Ayan.
Pag discharge mo naman, tap mo yung gate tsaka yung collector. Yan, discharge na yan. Wala na. Balik na siya sa dati. Yan o. So, ito yung good. Ganun po mag-check kung good yung IGBT natin. So, yun lamang po. At sana nakatulong sa inyo ang video na to. At kung hindi ka pa subscriber sa channel na to, subscribe na po at hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong ma-update pag may bago tayong upload video. Maraming salamat po sa panonood and God bless us all.